Hi, Joseph Limani, aka Monkey Blog, and welcome po sa YouTube channel ko. Well, for today's video, kakausapin tayo mga estudyante, 19 years old, ang edad nila pareho, partners in crime, girlfriend, boyfriend. And that they have put up a business, ito, photography shop. Magandang kita within a week's time. May return of investment na, and within a month's time, napagpatiyo pa sila ng isang pampuesto. Tara, kausapin natin si Karen at si Mar sa kanilang negosyo. Bakit sila nag-isa ng maaga at paano nilang naisip na mag-put up ng business na kanilang tinayo? Tara, kausapin natin sila. Hi guys! Welcome to my vlog! Nandito na po ulit tayo sa MM Studio, no? Partners in crime. Yes. Ah, sige ma'am, pakilala po sila ma'am. Pakilala lang ah. So yun nga guys, nahiya kasi yung partner ko. My name is Armaravilla and this is my partner, Karen Lemontula. Girlfriend ko po siya. Yan. Siya po yung katulong ko dito sa studio ko. Dalawa po kami nagmamanage nitong studio namin. Yes. Mamani naman yung mga natulong mo kay Sir Mar nung magpuputap siya ng business. Psychological, spiritual, or moral, or kaya mo yan, gano'n. Actually, kami yung nag-isip na ito. Kapag sa mga design, gano'n. Tapos, ako unang nakaisip kasi nakita ko sa TikTok yung sa self-portrait. Tapos, sinabi ko lang sa kanya. Hindi talaga namin talaga plano mag-self-portrait. Tapos, medyo sa budget. Tapos, ayun, sabi ko sa kanya, ayun na lang since may gamit kami. Ma'am, pwede yung malaman, ilang taon na sila, ma'am? 19 po. Wow, at the same age? Same age po, 19. How about school, ma'am? Saan kayo nag-aaral? Sa Southeast po. Southeast. And kayo, sir, sa? Our Lady of Fatima. Our Lady of Southeast. Grabe, no? Babata niyo pa, pero business-minded at inclined na kayo sa negosyo. Ma'am, napuputap ka lang kayo ng another business sa kapila? Oo, sa batasan. Sino yung nag-isip na mag-expand na? Actually, kaya po namin na isip yun na magtayo pa ng another branch kasi may mga other school pong pumupunta dito. Dinadayo kami. Ba't pa namin sila papahirapan kung kaya naman namin magtayo doon? So, para ma-accommodate? Mm-hmm. Okay, very good. Ay sila ma'am, yung mga other classmates mo, pupunta na rin dito, nakita na nila yung shop. Wow! Ano sabi nila ma'am? Nakakwento ko po yun sa kapag merong discussion sa tas about sa entrepreneurship. Ayan, nakukwento ko na may business kami and sabi nila, wow, ganun. Pwede po ba silang magpakilala? Ako po pala si Mar Maravilla, 19 years old, from Payatas, Quezon City. Sir, napakaswerte at napakapalad mo kasi 19 years old ka pa lang, may negosyo ka ng ganito. Sir, matanong ko lang, ano yung nag-inspire sa'yo na mag-put up ng sarili mong business? As ito na nga, meron ka na. Actually sir, tawag dito, syempre galing tayo sa hirap, then kailangan natin maging ma-discarding tao sa panahon ngayon kasi nasa golden age na tayo, di ba? Ngayon, hindi na madali kitain yung pera ng ganitong gawain lang, na oras lang. Kaya din naisip ko, bakit hindi ako mag-start ng business kaysa maging ako yung maging empleyado? Self-supporting ko kayo. Support sa sarili nyo? Yes po, from high school grade 7 to senior high school. Actually, nag-aaral po ako sa Our Lady of Fatima University. Yung private school po siya dito sa Quezon City. Sir, yung ipag-putap ng ganitong negosyo, hindi po biro, lalo na po yung mga camera, it's a bit expensive. Mm-hmm. Sir, saan nyo naman nakuha yung startup capital nila? Nag-ipon po ako sa camera ko. Actually, nung athlete ako, lahat ng allowance ko, iniipon ko. Then, nung nakaipon-ipon ako, then sabi ko, ang gagawin ko sa pera na to? Magagastos lang naman. Sabi ko, ba't hindi mag-trip, mag-feature para makapag-unwind, makapag-gala-gala ako, ganun. Bumili ako ng camera. Tapos doon nag-start yung may kumukuha sa akin na pwede ka maging event photographer sa binyag ng anak ko, ganun-ganun. Tapos sabi ko, okay, as a low rate muna. Okay. Sir, you said a while ago, athlete po pala sila. Ano yung sport na
nilalaro nila. Do you representative the Philippines sa mga SEA Games? Yes sir, actually I compete 2019 SEA Games na ginanap sa ating bansa, sa Pilipinas. Then, ang sports ko is Arnis. Full contact event po siya. Nag-start ako since elementary hanggang senior high school. Then, nung grade 11 ako, nakapasok ako sa Philippine team for scoutings, for SEA Games. Oh, sir, galing. Eh, sir, if ever, no, kung di nyo naman masamain, magkano na yung naipon nyo para sa pag-start ng business nyo from family, lahat? Pag-complete ng equipment. Actually, nag-start ako nung naipon ko yung allowance ko. Nakaipon ako ng mahigit 50K plus something. Then, yun nga, naisip ko, saan ko dadalhin tong pera na to? Bakit hindi na lang ako mag-invest sa isang bagay na hindi mawawala at magagamit ko pa at makakapag-invest pa ako ng pera sa bagay na yun. Oh, galing. Eh sir, dito, yung startup nila dito sa pwesto na to, paano naman nag-materialize sa inyong imagination na photography ang pupunin niyong business? Nung nag-start ako mag-photography, ang reason ko lang nun, para makagala lang ako kasi yung parents ko nga, actually yung mama ko, strict, hindi kami pinapalabas. Ngayon sabi ko, picture-picture ako, ganyan-ganyan, mama, mag-picturean ako. Then, yun, doon na nag-start yun. Tapos after a while, nung nakaipon ako, nagkaroon ako ng sariling page. May mga kaya ko na mag-conduct ng mga big event. Tapos naisip ko, bakit hindi ako magtayo ng studio? Nauso kasi yung self-portrait studio sa ating bansa na ginaya galing bansang Korea. Then naisip ko, bakit hindi natin i-apply dito sa Barangay Payatas? Kasi sa Payatas, wala pang ganito. Oh, galing sir. As self-portrait, so it's just a hobby. Tapos, naging negosyo dyan na. Yes, yes sir. Sir, kung hindi nyo mamasama yun, magkano yung start nyo dito sa pwesto nyo? Magkano po yung upa nila a day or a month? Actually, ang upa namin a month dito is 6K. Pero very heavy na siya para sa akin kasi as a student, saan kukuha yun yung 6K a month? So, nagtiwala lang ako. Sabi nga nila, di ba? Ba't hindi mo subukan? Sa lahat ng negosyo, kailangan mo sumugal, manalo o matalo, ganun. Pero awa ng Diyos, yun na nga, binigay sa amin ng Diyos itong negosyo na to. Wow, very good naman, sir. I heard you said a while ago na nagputap na naman kayo ng isa pang pwesto. Yes, yes actually, meron na kaming bagong branch ngayon na located sa Batasan din. Kabilang barangay lang ng Payatas. After a month, nag-open kami 1 month ago, then after a month, nakapag-open na agad kami ng second branch. Oh, isang pambalang eh, second. Yes. Eh sir, paano yun yung all the equipments, ganun din ng setup nila, the same? Same na same. Okay. Yes, same. Eh sir, kung di nyo mamasamain, yung kita naman, how about the return of investment? Actually, hindi sa kumikita kami ng 3K a day. Wow! Okay. So, kung i-compute natin siya for a month, kumikita kami ng 30,000 for a month. For a month? Hindi. 90K actually. Sorry. Not bad, di ba? Tapos, aside from dito lang sa shop, no, meron ba kayong events sa labas? Yes. Na nakakontrata? Actually, nagkakanda kami ng mga big events like wedding, binyag, debut. Actually, daming hindi naniniwala sa amin na may isa kasi kaming package na kaya namin mag same day edit video. Maraming hindi naniniwala sa amin na kaya nyo as rate na ganyan na same day edit video namin is mapalo lang ng 8,000 photo video coverage na yun. Hindi sila naniniwala sa amin. Photo video coverage, yes. And meron ng album. Actually, hindi pa kasama yung album. Yun. Then, may isang tao naniwala sa amin, which is si SK Lester Chairman, na bakit hindi? Tinry namin sa program niya, sa barangay program niya. Then yun, nakita nila yung outcome. Then doon nag-start yung mas maraming pumapasok na same day edit video sa amin. Wow, very good naman si sir. Future millionaire at 19 years old, sir. If ever, sir, meron mga nanonood sa atin and would like to set up this kind of business, ano po yung may papayag nila sa amin? From the start, ipag muna, nag-gamit, then put up a store, attitude behind, like that. Yes, may tatlong goal ako actually, tatlong rules ako sa sarili ko. One of
things, kailangan maging matipid ka. Sa una, kung kailangan mo mag-business and kailangan mo mag-isip ng business na sasabay sa panahon ngayon. And pangatlo is yung the way kung paano ka makipag-communicate sa customers mo. Una, kailangan mo magtipid kasi bakit? May kailangan kang i-portion na gamit, may kailangan ka gawin or may pangarap ka. So hindi mo mabibili yon sa maging practical lang tayo ha. Hindi mo mabibili yon ng basta pangarap lang. Kailangan mo may ilalabas kang pera. Pangalawa, kailangan mo marunong ka mag-communicate sa mga customers mo. Hindi basta-basta ang ugali, hindi basta-basta yan na nabibili lang pera. Okay, ayun yung pinakamahalagang invest natin sa sarili natin, yung attitude natin sa ano. And pangatlo, ano nga yung pangatlo? Tawag dito, wala ako. Nawala ako, sir. Sige, sir. Tawag dito. Pangatlo, ano yun? Ipon. Ay magdepend. Nawala ako dun, ha. So, yun. Pangatlo, kailangan mong magtiyaga at mag-isip ng mga bagong strategy para sa iyong business. Hindi kailangan na ang business mo ganito pero nasa pangit na lugar siya. Kumbaga sabihin nyo natin, kung may kasabihan na ilagay mo yung sarili mo sa tamang lugar, ngayon ilagay mo yung business mo sa tamang lugar. Huwag mo ipilit yung business mo sa mga taong ayaw naman bumili sa iyo. Okay? Yan. Advice ko lang, hindi nyo kailangan i-pressure yung sarili nyo kung may pangarap kayo. Kung will talaga sa inyo yan, mangyayari at mangyayari yan. Pero hindi nyo kailangan lagi iaasa sa Panginoon. Kailangan nyo rin magtiwala sa sarili nyo. Kailangan nyo rin kumilos kasi hindi lahat ng kilos nasa Diyos, okay? Kailangan nyo gumalaw. Hindi basta-basta... hindi ka basta-basta magkakaroon kung hindi ka gagawa ng paraan kung paano ka magkaroon. At ito pa ang natutunan ko dito sa business na to. Darating kayo sa ups and downs. May times na malulugi kayo kasi dumating na rin ako sa point na yon. May times na nandun kayo sa taas. So, kailangan nyo lang din matuto kung paano makakabawi para sa susunod na araw. Huwag kayong mananatiling na sa ilalim, huwag kayong mananatiling na sa baba. Gumagawa kayo ng paraan para makagawa kayo ng hagdan paakyat. Yun lang. Oh, galing. Well said. So, can you tour us dun sa mga gamit mo dun sa iyong studio? Sige. Tour po kita. Yung famous na small... Opo. Ang famous na famous po ngayon na usong-uso po sa barangay po namin na self-portrait studio. Pasok po kayo. Yes, welcome. Medyo minimalist lang po yung design po namin dito. Hindi po namin siya masyadong pinalaki. Actually, hanggang dulo po siya dati. Then, nasabi ko nga po na ang dami na pong taong pumapasok dito. So, kailangan namin liitan ito at in-adjust po namin paliit. So, ito yung ano niyo? Yes po, yan. Okay, self-portrait. Wow, galing. Ito po, yan. Makikita nyo po, ito po yung camera namin. Yes. Yung yan. Oh, makaw po nga. Ayan. Ayan. Kita ako doon. Yan. So, paano yung self-portrait dito, sir? So, may remote po siya. Nasaan lang po ba yung remote? Ito, naiwan ko dito. Okay. Actually, may remote po siya. Then, after po ng remote, uupo po sila dito. Ayan, nakaupo po sila dyan. Tapos, yung TV po, yung TV po dun sa harapan, ay yung magiging ano nila, screen para makita nila yung sarili nila. Ito po yung camera po namin, Canon 1500D. Yung napundan nyo una. Actually po, pang 10 siya. Wow, pang 10 na? Pang 10 camera po namin ito. Magkano isa yung 50,000 or? 40 plus sir, 40 plus something. 46 actually, 46. Then, wireless po siya. Hindi nyo na po siya kailangan isalpakan ng wire. Nilalagyan po namin siya ng Wi-Fi. Naka-Wi-Fi lang po siya. Kumbaga, Bluetooth speaker po, parang ganun. Bluetooth Wi-Fi po siya. So, ngayon, may remote po. Kailangan lang mag-download ng app doon. Tapos, upo po sila dito. Pipicture-picture sila. Then, pwede po silang gumamit ng mga props namin. Like, props? Okay. May mga headband and all. Pwede sila mag... sombrero.
Sombrero sila, tapos may mga props silang ganito. Yan. Pwede sila mag-picture po mga ganyan. Wow! Yan. Ang galing ng concept, sir. Alam mo, sir, yung ano, no? Yung parang, sabi nga, low-hanging fruits na hindi aakalain ng mga tao na ganito yung setup, tapos ganito kalaki yung kinikita. Actually, sa panahon po ngayon, hindi po ako actually magaling sa business, but na-realize ko sa panahon ngayon, kailangan mo lang sumabay po sa uso para kumita ng pera. Grabe, diba? Sir, nag-aral ba kayo ng photography? Actually, nag-seminar po ako for a month. Then after that, hindi ko na po naituloy. Pero yung pinaaral ko po talaga, actually sir, ang layo po talaga ng course ko sa photography. Opo. Ang course ko po is criminology sa Our Lady of Fatima. Then sir, parak sir. soon. Opo. Ano year na kayo, sir? Second year college po. Actually nag-exam po ako sa PNPA last year. Then nakapasa po. Then hindi ko lang po nag-grab kasi mas will po sa akin ni God itong business na ito. And so, you can provide na for your own, di ba? Yes po, actually may sarili na po akong bahay. Wow. Nakapagpundaran na po ako ng sarili kong bahay. Saan bahay mo, sir? Dito lang din po sa May Payatas, but nandun sa May Tres. Sarili na po akong bahay. Then, nakapagbigay na rin po ako sa mama ko ng every 15 days, kinsenas. Wow. Katapusan. Bibigay ako sa kanila ng 5,000. Every... Ang anak! Akingin niyo si kuya! Ayun! Every 15 days, nagbibigay ako sa nanay ko ng 5,000 for monthly allowance nila. Actually, may parents, may trabaho naman po sila, but niisip ko, hindi porkit may trabaho sila, hindi ko na pwede silang tulungan. So, parang nakaka-proud pa rin sa akin na natutulungan ko sila kahit sa ganung kaliit na halaga lang. Yan. Doon ko na ipapakita ang pagmamahal ko sa kanila. Yan. Oh sir, ano yung mga events nyo na this week, this coming week? If ever, sir, you can invite them dito sa pwesto nyo. Yes, actually this month magkakaroon po kami ng LGBT LGBT team. Pwede po kayong pumunta dito, yung mga support po tayo sa LGBT kahit hindi po tayo part ng LGBT. Pwede po tayong sumuporta sa kanila kasi ang LGBT is kapwa tao din po natin sila, no. So magkakaroon po kami ng konting renovation dito para mapakita natin yung pagsuporta natin sa LGBT for next month. Ano sakali? Actually sir, pagpasok po na bago pumasok ang susunod na buwan, magkakaroon po mag-start na po kami ng renovation. Wow. So magkakaroon po kami ng LGBT flag dito na as magiging backdrop, then papalitan po namin lahat ng props dito tungkol sa LGBT, support LGBT. Yan. Talagang ano ba to? Occasional na, no? Occasional po. Actually, maganda yung ganun. Opo. Ride ka talaga. Yun din. Natutunan ko sa isang business na hindi kailangan paulit-ulit kasi lahat ng tao nagsasawa. Nababago rin. Kasi sa pagkain nga po, nauumay. Yan. Ngayon, sa business, kailangan din natin magkaroon ng bago kahit buwan-buwan man lang. Bago ang strategiya. Opo. Kumbaga, strategy yon. Yun. Yun nga po, monthly natin is next month for LGBT team. Support po tayo sa mga LGBT. Wow, thank you, well said. Sir, invite ko po sila rito sa inyong shop if ever na mapunta sila. Ini-invite ko po kayo sa aming studio, MM Bride Studio, located po sa Mulabi Street. Ano yung MM, sir? Actually, sorry, nila. Hindi na natin siya makikita. Oh, yeah, meaning po ng MM Bride Studio is pangalan ko po, Mar Maravilla po. Ayan. So, pwede po kayong pumunta dito as low as rate affordable po. At for 10 pesos, may sell portrait. Wow. Na kayo, di ba? So, printed out na po yon. Print out na po. 10 pesos? Yes, actually 10 pesos. Mahal yung papel sa kayong cartridge. Yun nga po, hindi po lahat, hindi po tayo pwedeng bumasi lagi sa mataas na presyo, okay? Okay lang po tayo magbagsak ng presyo basta madami ang ating customers. Sir, kanina nasabi niyo, nakapagputak kagad kayo ng store. Yes. However, wala pang isang buwan. Paano nangyari yan, sir? Yung return of investment, 1 month ba or a week? Actually, sir, within 1 week, nakapag-return of investment na kami kasi first date and second day, so expected na po namin na walang tao kasi magpapakilala lang pa lang kami sa mga tao dito sa Barangay Payatas. Then, after a days, after 4 days, 3 days, nagulat kami dumagsa yung mga estudyante sa harapan namin.
Then nagkumpulan sila diyan. So yung harap po kasi namin is ano eh, kalsada po. Ayan, ayan, ayan. Kalsada po 'yan. Ayan. Harap po namin is kalsada. Then nung nakita namin yung mga bata diyan nagkumpulan, pinatawag po kami sa barangay. Nandiyan po yung barangay, nag-assist po yung barangay na barangay binigyan kami ng assistance. Then pinapila yung mga bata. Wow. Hanggang baba po ng Malabe, nakapila po sila. Pero ayun nga po, parang masarap sa pakiramdam kahit medyo negative vibes. Nagkumpulan po sila diyan para mag-try lang ng picture namin. Naharangan na po nila yung kalsada. Kaya napabarangay po kami. Then after that, yung business permit namin, nasilip kami noon kasi yung business permit namin is ongoing pa lang. So wala pa talaga kami yung permit noon. Barangay permit pa lang, pero yung sa DTA, wala pa po talaga. Then, after that, yun, nagawa rin naman namin. Ano pa tawag doon pagka-umpisa pa lang? Dry run ba? Hindi ano? Soft opening. Yes, soft opening pa lang. Yan. Ang pinaka big opening po namin is after 2 weeks pa nung nag-soft opening kami. Kaso, hindi na po namin nagawa yung big event namin kasi soft opening pa lang, panalong-panalo na. Tapos, yun, dun na, tuloy-tuloy na. Opo, nagtuloy-tuloy na po yun. So, ito na po sila lahat. Lahat mo na nakikita nyo dyan is nag-feature. Actually, hindi pa po namin ilagay lahat. Kompleto. Oo, kasi masyado na pong magiging over-feature na po titingnan. Sir, maaari pa makita yung mga gamit yun na napundan nila? Sige po, sir. Mag-start muna po tayo dito sa papakita ko muna po sa inyo yung mga features namin. Then, ito po yung mga outcome or portfolio ng mga features siyempre, namin. Siyempre, i-anunso ko na yung anak ko ito. Yes, Miss Marga. Si JM, yan. Ano ko yan. Dami niyang pictures dyan. And then, yan. Dito po namin nilalagay yan. Gustong-gusto po makita yan ng mga bata. Parang kinulodge na dyan. Kinulodge po namin siya. Then, dito po, ito po yung wall of memory namin. Wall of memories namin, nandito po lahat ng mga nagpapa-feature within this day. Itong mga feature na po ito is kahapon lang po. Lahat ng yan kahapon lang. Every day po, tinaalis po namin yung mga yan. Tapos pinabago na yan. Dito pa meron din. Then, meron pa po dyan. Then, actually po yung ano na yan, pupunuin po namin yan. 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 Hi, Joseph Lagman, a.k.a. kayo mong G-Vlog. And ito po si Joseph Lagman, at kayo mong G-Vlog, at si Sir Mar. Hello po. If ever naman po, madadaan kayo rito sa Malabe, sa Payatas, punta kayo sa studio nila. Dito kayo sa MM. And please subscribe, like, and share. And click nyo rin po yung bell button. Please subscribe. Yes, tutulungan nyo daw ako na ma-reach yung 100,000. Kaya, go, kaya. Go for the gold. Go for thank the you, sir. Thank you. God bless. Bye-bye. Hi guys! If ever na mapupunta kayo rito sa shop ni Sir Mar, ito po yung ating tao rito. Ano pangalan nila, sir? Ken Pao po. Si Sir Ken, siya po yung makakasama nyo at mag-i-entertain sa inyo dito. Yan, invite ko sila, sir. Opo. Sige na! Invite ko sila dun si Kiki. Pumunta lang kayo dito sa Malabi Street, sa malapit sa TGP, sa tabi ng Chicknock. Ay lang ba? Okay, tabi ng check doon. Tandaan niyo ang mukhang yan. Meron kayong discount. Sabihin niyo, napanood niyo sa vlog, may discount.